kanila. So 24-7 may ano nila rin kayo, may ina nila. Pundadaan kayo rito sa Natumbo, Patangas. Papuntang Tagaytay, madadaanan nyo itong Maresia na Tampilugan. Yo, what's up mga buddy? So, sana napanood nyo yung unang episode natin, no, nung lumabas tayo doon sa Kaibiyang Tunnel, yung dinaanan natin yung Kaibiyang Tunnel. Uy, may naglalakad sa kadilimang lugar. Eh, shoutout kay Kuya. Anyway, mga buddy, eto tayo ngayon, nandito tayo sa Ternate, no? Boundary ng Batangas, Ternate. Lalabas tayo ng Nasugbu, Batangas, mga buddy. At tayo ay pupunta ng Tagaytay. Alright? So, wala na kami nakita mga kainan doon, pero okay lang, dire-diretso na kami. Hindi na kami hihinto diyan. Grabe, sobrang dilim din sa lugar na 'to, mga buddy. Ayan, napaka-dilim ng lugar na 'to. Hindi natin ine-expect na ganitong kadilim dito sa Ternate Road, no? Ayan, papuntang Nasugbu, Batangas. Gaya nga lang lagi namin sinasabi, mga buddy, no, kapag hindi mo kabisado ang kalsada, lagi kang mag-iingat. Lagi kang maging alerto sa bawat biyaheng pupuntahan mo. Check your motorcycle, check mo lahat, preno, gulong, kung okay pa ba, no? Kasi kagaya niyan, mahirap masiraan sa ganitong klaseng lugar, mga buddy. Unang-una, walang mga tao na pwedeng tumulong sa'yo. Province of Batangas, highway boundary. Yan, nasa Batangas na tayo, mga buddy. Dadiretso tayo ng Nasugbu, lalabas tayo ng Patagaytay, mga buddy, no? So, samahan nyo kami hanggang dito sa Tagaytay. Alright, night ride namin to ni JL Agalag Motovlog, Ray Motovlog, tsaka yung OBR ni JL Agalag na kanyang anak, no? Napag-usapan lang kagabi na ganun nga. Uy, ba't may kahoy dun? Ano yun? May nakaharang dun. Ano nangyari dun? So, ingat ha, hindi natin kabisado. Hindi natin alam kung ano meron dito sa ganitong kadilim na lugar. Ingat tayo, ingat. At meron nakaharang sa kalsada. Nakakatakot. Mukhang hindi na mauulit talaga to. Itong gantong night ride dito sa Nasugbu, Batangas, papuntang Tagaytay. Alright, so maging alerto mga buddy. Kung hindi mo kabisado yung lugar, maging alerto sa kalsadang tinatahak mo. Maging alerto, maging mapagmasid sa isang lugar na hindi mo alam kung ano yung nababalot sa kadiliman na yan, no? Dahil sobra dilim. Uy, dikit-dikit tayo, dito kayo sa likuran ko. Huwag niyo akong layuan. Quiz Boy Petics, ang bigat nitong ginagawa namin tatlo ngayon. Night ride sa Kaibiyang Tunnel papuntang Tagaytay. Hindi kami makatakbo ng mabilis kasi ang hirap, mga buddy. Dahil nga hindi mo nakikita yung kurbada. Ang sobrang dilim sa kurbada. Baka magulat ka na lang, meron ka ng kasalubong na walang ilaw, diba? Ayan. So ang bigat. Ang hirap ng ganitong biyahe pag hindi ka sanay sa night ride, no. Ako kasi ngayon lang ako bumiyahe talaga ng gabi na ganitong kadilim pa yung pinuntahan namin, no. Kalimitan kasi sa city. Sa city yung biyahe ko ng gabi. Pero ngayon talaga naman sobrang dilim. Pasensya na kayo kung wala kayo nakikita sa mga lugar, no. Kung hindi nasa unahan lang natin na ilaw. Pasensya na mga buddy dahil napakadilim talaga, sobrang dilim sa lugar na to. So tatagos kami ng Tagaytay. Ayan. Dito kami nang galing sa Cavite, Ternate. Halos wala akong makakita, eh, no? Sa dilim, pag nagpatay ka ng ilaw dyan, oh, yung headlight mo lang, wala na, dilim na. Kaya buti na lang kahit paano, meron tayong mini driving light. Malakas yung ilaw natin. At nakikita natin ng maayos yung kalsada, no? Malayo pa lang, tanaw na natin. Naka-high tayo, naka-high yung ano natin, yung ilaw natin, yung MDL natin. Alright, naka-high yan. Ayun, may nakasalubong na tayong mga sasakyan. Isa, ayan, may nakakasalubong pa tayo dito. May nakikita tayo mga ilaw-ilaw dito, no? So, ay hindi, ginagawa yung kalsada. Ingat tayo dito mga buddy. Yung mga ilaw na nakikita natin, eh dyan yan sa mga kalsadang sign ng kalsada na ginagawa, no? So medyo ingat-ingat tayo dito. Alright, amoy gasolina. Nangamoy gasolina rin sa area na yun, ah. Baka doon yun sa mga machine na ginagamit nila. Kaya nangamoy gasolina. Grabe. Likon-liko, tapos ang dilim. Ayan, 'di ba? Malapit na tayo sa straight. Malapit na. Yung straight na kalsada rito, no? Malapit-lapit na tayo.
Mukhang may kasalubong. Wala. Wala pa rin tayong kasalubong. Ba naman yan? Sobrang dilim sa lugar na to, mga buddy. Maganda kung puti, no? Nakalo. Kaya lang, hindi mo kita unahan. Dito tayo sa high. Para kitang-kita natin. Ayan. So, ito na yung straight na kalsada, no? Dito sa pagbaba mo ng Batangas. Kaibiyang road, no? Ayan. So, dire-diretso lang tong kalsada to, papuntang Batangas. Dito siguro may mga bahay-bahay na rito. May mga tao-tao na rin dito, no? Ayan, maraming aso, ha? Ayan. Kung dadaan tayo dito, ingat dahil napakaraming aso. Ay, hindi pala aso to, kambing. Kambing pala to, kambing. So, ang daming kambing dito. Ayan. So, may mga bata, nangingilaw ng gagamba yata itong mga bata to, no? Nangingilaw sila ng gagamba. At, ayan, may kasama naman silang matanda. Tingin ko maraming gagamba talaga dito kasi, ano to eh. Diba? Bundok itong lugar na to eh. So, may mga gagamba rin dyan. At the same time, yan, may nakakasalubong tayo. Ayun, may nakikita ako isang motor na papalapit sa atin. At may bahaya na tayo nakikita rito, no? So, nakalagpas na tayo ng tunnel ng Batangas. Papasok na tayo ng Nasugbu. Ay, nasa doon tayo ng Nasugbu. Iikot na tayo ngayon ng Patagaytay. On the way tayo ngayon to Tagaytay. Alright? Ito yung lugar na masarap takbuhan ng umaga, no? Kasi nga, isang daretsuhan lang siya. Tagus, yan, kitang-kita mo yung dulo. Kaya lang ang problema ngayong gabi, napansin ko, no, mga buddy, ang daming aso at kambing. Ayan, at the same time, dito sa area na to, mga buddy, maliwanag na, no? Ayan. So, tuloy-tuloy lang tayo. Buti naman dito, yung poste ng ilaw, yung mga poste may ilaw na. Doon talaga sa Kaibiyang, wala, sa Ternate, talagang wala talaga. Aasahan mo lang talaga ilaw ng motor mo or ng sasakyan mo. Pero dito, kahit paano, meron na, no? Ayan, time check, 9:14 ng gabi. Andito kami ngayon sa Batangas. Papunta kami ng Tagaytay. Doon kami iikot. Alright. So, yun, tuloy-tuloy lang. Dire-diretso lang tayo, mga buddy. So, may party pa rin na madilim dito sa Batangas na to, no? Pero okay lang yan. Kasi kahit paano, may nakikita pa rin naman tayo. At the same time, malakas naman yung ilaw natin. Medyo nawala na yung kaba ko, mga buddy, doon sa Ternate, no? Kanina talaga, promise, kinakabahan ako. Dahil doon sa sobrang dilim, lalo doon sa unang video na in-upload natin, no? Yun nga, papasok pa lang tayo ng Kaibiyang. Talaga namang grabe yung kaba ko doon. Buti na lang talaga, may kasama tayo. Kasama natin yung dalawa, si Ray Motovlog, tsaka si JL Agalag Motovlog, no? Pero kung wala tayong kasama, hindi ko lalakasan ng loob ko para dumaan dito ng gabi. Isipin nyo, mga buddy, 7 o'clock, 8 o'clock, nandiyan na kami, diba? 8 p.m. So, napakaaga pa kung tutusin, pero wala eh. Ewan ko ba, bakit ganun kadilim? Ayan, baka may checkpoint dito. Slow down, wala. So, dare-darecho lang. Ayan, dare-darecho lang tayo, mga buddy, no? So, parang umulan sa lugar na to, mga buddy. Kasi tignan nyo yung kalsada, basang-basa. Parang umulan, 'di ba? Sana naman sa Tagaytay hindi umuulan, sana hindi tayo abutan ng ulan doon sa Tagaytay. Sa Kaibiyang kasi hindi naman umulan eh, pero dito basa kalsada. Ayan. Ayan oh, bundok na 'yan, mga buddy, sa Tagaytay, sa Batangas, bundok na 'yan. 'Di ba? Oh, ha? Grabe yung night ride natin. Dire-diretso lang 'to hanggang doon sa Nasugbu, sa highway papuntang Tagaytay. Dito sa area na to, may mga nakakasalubong na naman tayo, no? Kahit medyo madilim ang kalsada, pero may mga nakakasabay at nakakasalubong na tayo mga motorista rito. Kaya medyo safe-safe na tayo dito. Or nakahinga na tayo ng maluwag. Doon kanina talagang hindi, kinakabahan ako sa Kaibiyang. Ayan, nangingilaw ng gagamba rin yata si Kuya. Napakasarap na biyahe, no? Kahit gabi, talaga namang ma-enjoy mo yung biyahe. Diba? Wala kang kasabay sa kalsada. At solid yung ride nyo, yung pacing nyo tama lang, 'di ba? Kasi mahirap nga naman paspasan dahil gabi, hindi natin masyado kabisado lahat. Kaya mas maganda yung tama lang yung takbuhan natin, mga buddy. Alright. Ayan, ang dami nangingilaw ng gagamba rito, no? Ayan. So ito yung way, mga buddy, dire-diretso to hanggang highway Panasugbu, no? Highway Nasugbu, then kakaliwa tayo sa highway. Dire-diretso yung papunta ng Tagaytay. Alright. So dito tayo dumaan ngayon sa Batangas galing ng Kaibiyang Tunnel. So napag-usapan namin na dumire-diretso na rin hanggang Tagaytay.
So, since andito na rin lang kami, eh, tuloy-tuloy na itong biyahin to. Sayang nga lang, kung meron pang oras at kung meron pang ibang pwedeng mapuntahan kahit gabi, no? So, papasyalan sana namin. Kaya lang, wala na eh. So, pagdating ng Tagaytay, uwian na. Doon na kami mag-e-end sa Tagaytay. Diba? So, night ride, Kaibiyang Tunnel to Batangas to Tagaytay. Alright? Ayan. Uy, lubak, lubak. Hindi nga alam mga buddy, kapag dumaan kayo sa area to, no? Daan-dahan lang kayo kasi malubak sa lugar na to. May mga part dito na sira yung kalsada, kaya hinay-hinay lang tayo mga buddy, no? Sa lugar na to. So dito sa area na to mga buddy, pangit ng kalsada. Ingat tayo ha. Lalo na pag gabi, hindi natin nakikita masyado, no? So hindi masyadong kagandahan ng kalsada sa area na to. Dahan-dahan lang tayo mga buddy. Alright? Ayan. Buti na lang meron tayong mini driving light at nakikita kaagad natin. Pero kung wala tayong mini driving light at aasahan natin yung stock na ilaw lang, yung ating headlight lang, no? So hindi kaya. Talagang madilim, hindi kakayanin. Kaya kapag bibiyahe kayo ng mga gantong sitwasyon, gantong kadilim, ganto yung lugar, maglagay kayo ng MDL or mini driving light. Alright mga buddy, nakikita nyo ba yung lugar na yan mga buddy, no? Talaga namang nakakatakot. Pero dito lang yan sa Batangas mga buddy. Batangas pa lang naman to, no? At the same time, may mga nakakasalubong pa naman tayo. So hindi ko lang alam kung gano'ng kalayo pa tayo doon sa highway mismo. Ayan. Dare-darecho lang naman daw to, sabi ni JL Agalag. Nakadaan ako dito before, kaya lang maaga yun eh, umaaga yun. Kaya ngayong gabi, medyo hindi ko matandaan yung dinaanan namin. Kasi nga, gabi ngayon, tapos umaga yung dumaan kami rito. Although, ilang beses pa lang ako nakakaraan dito, nakakadaan dito, no? So, baka sa Tagaytay na kami kumain kung ano man yung pwedeng makain or dyan sa paglabas sa highway kung ano man yung may mga makakainan dyan na mabilis lang kainin or mabilis lang lutuin, no? Kagaya ng mga Topsy, mga ganyan, baka doon na lang sa Batangas sa highway or sa Tagaytay. Ayan. So dito kasi wala na kayong makainan. So ayan mga buddy, hindi ko alam kung malapit na tayo sa highway. Hindi ko matandaan kasi gabi na, no? Umaga kasi tayo dumaan dito. So hindi ko matandaan talaga kung tayo ay malapit-lapit na sa highway mga buddy. Uy, may sira. May butas. Buti na lang, nakita natin, napansin natin yung butas. Kung nagkataon, yari, lagabog na naman tayo doon. So tingin ko naman malapit na tayo sa highway. Dahil eto na yung tulay. Pagdating sa pinakakanto niyan, kakaliwa na tayo papuntang Tagaytay na. Dadaanan natin yung ano, yung arko ng Nasugbu, Batangas. Madadaanan natin yun. Alright. Ayan no, marami ng bahayan dito at hindi na siya yung kagaya doon sa taas. Grabe, nakakakaba, nakakatakot. Kung hindi ka talaga sanay at kung mag-isa ka lang, eh talagang kakabahan ka sa area nito, no? Ayan. So, let's enjoy the ride. Ngayong night ride, no? Enjoy lang natin, mga buddy. At tuloy-tuloy lang ang biyahe natin. Ayan. Pagdating sa kanto nito, sa pinakadulong dulo, kaliwa na tayo. Ayun, no? Parang doon tayo kakaliwa sa dulong yan. So, highway na yan. Papuntang Tagaytay. Alright. Dito, marami ng tao. Maraming tambay din. No? Ayan, ito, mukhang kainan to. Oh. Marami ng mga nag-i-stay dito. Oh, ayun, ano nangyari sa takbuhan nyo? Mukhang may riot kayo, ah. Alright, mga buddy. Ayan, kakaliwa na tayo dito papuntang Tagaytay, no? Mag-aayos lang ng camera si Kisrive. Kisray Motovlog, no? So, andito lang tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas. Ganin tayo ng Kaibiyang Tunnel. Shoutout, Jella Galag, kay Winston. Shoutout sa'yo. Ayan. So, hintayin natin si Kisray Motovlog, no? Then, along the way, hanap tayo kahit anong lugawan or anong pwede natin kainin dyan, no? So, yun. Alright. Ayan. So, nakapag-aisa ng camera si Ray Motovlog. So, andito tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas. Dare-darecho lang to, mga buddy, papuntang Tagaytay, no? So, along the way, maghahanap tayo ng kahit lugawan man lang or parisan kung ano yung pwede natin makain dito. At wala pang hapunan, pare-pareho kami, no? Nagkape lang kami kanina. So, dare-darecho lang naman kami. Hanap tayo ng makakainan dito, mga buddy. Alright. Ayan. Napakasarap naman ang biyahe na to. Pero, yun nga, uulitin ko ulit sa inyo. Hindi na ako babalik mag-isa sa Kaibiyang Tunnel ng gabi. Kailangan may kasama ako.
Napakahirap. Grabe. Grabe yung kaba, yung takot na mararanasan mo sa lugar. Pero once na nakalagpas ka na doon sa area yon, sulit naman. Sulit naman yung biyahe mo sa gabi, no? Actually, ngayon lang talaga ito nagkaroon ng pagkakataon. At nagkasama kaming tatlo. Sayang, wala si Quiz Boy Petix. At kaming tatlo lang yung nag-night ride talaga. Sa susunod, Quiz Boy, kasama ka na. Pag hindi ka na busy, kasi si Quiz Boy ay nasa Bicol ngayon. Ayan. Alam ko, bukas pa ang uwi ni Quiz Boy Petix galing sa Bicol. Alright. Ayan, hanap tayo ng makakainan. Grabe, sarap manakbo pag ganitong walang kasasakyan, no? Wala kang kasabay na sasakyan sa kalsada. Grabe, sarap o mag dire-diretso lang. Ang ganda ng kalsada pa. Buti na lang, malas ang ilaw. Kung nagkataon, hindi tayo makakatakbo ng ganito. Hop, bawas tayo ng ilaw dahil may kasalubong. Baka masilaw. At nakakahiya naman, no? Ayan. Buti na lang din, nakisamang panahon. Kasi kanina, mga bandang 3 PM, umuulan sa amin sa Cavite. Akala nga namin magtutuloy-tuloy yung ulan. Hindi na sana kami tutuloy ng biyahe ngayon. Pero tumila bandang alas 5, kaya nag-usap ulit kami na ituloy na yung biyahe. Ayan. Tuloy-tuloy na kahit gabi, no? Wala namang ulan. Buti na lang talaga. Kasi kung may ulan, kung umulan kanina, sayang, hindi kami makakabiyahe ngayon. Hindi kami matutuloy sa biyahe ngayon. So since nawala naman yung ulan, kaya eto. Tuloy tayo hanggang Tagaytay. Kala ko nasugbo na yung dinadaan natin, hindi pa pala. Nasugbo ko nang nasugbo kanina, hindi pa pala nasugbo yun. Grabe. Iba pa pala yung lugar rin ng Batangas yon. Pero eto na yata yung papuntang Batangas, eto yung Tuy, no? Ayan, nasugbo. Kasi eto rin yung way papuntang Tagaytay, Alfonso. So eto na yun, dire-diretso na to mga buddy. Siguro, no? Ayan. So, umalis tayo ng Cavite. Full bar. Nakaka-dalawang bar pa lang. Nauubos natin sa gasolina natin. Umikot tayo ng Cavite Tunnel papatangas hanggang dito sa papuntang Tagaytay, no? So, dalawang bar pa lang nauubos natin. Subukan natin kung kaya nang hindi tayo magpagas. Kung makakauwi tayo ng ang gasolina natin ay isang full tank lang doon sa isang ikot na yon. Alright? Subukan natin. Bigla na lang may mga butas kang makikita sa kalsada, no? Kaya kapag hindi mo kabisado, huwag mong paspasan. Nagugulat na lang ako, bigla may butas. Buti na lang kahit papano, nagiging alerto tayo, no? Kasi palingon-lingon din ako, naghahanap ako ng mga kainan natin dito. Uy! Yun, muntik na tayo. Muntik na! Muntik na tayo doon sa butas. Muntik na. Nakuha pa natin tumawa. Grabe. Nanlambot ang tuhod ko ron, biglang lumalim. Hindi ko kasi napansin dahil yung ilaw nung truck ang lakas. Hindi ko napansin na ang laki na pala nung butas sa harapan ko. Pag mga ganong butas, huwag nyo nang aanuhin, huwag nyo nang iiwasan. Diretso na lang, pero hindi naman siguro, lalo na kung biglaan, no? Kasi kung biglaan na ganun, talagang mas delikado kung iiwasan mo yung butas. So since malaki naman yung butas niya, hindi rin naman ganun kalalim, diretso na. Mas lalong magiging hassle or delikado kapag iniwasan nyo yun. Kagaya yun, no? May truck na nakatumba ron, no? Diba? So ayan mga buddy, andito kami sa Pares, si Yan Atab, si Lugan, tindahan ni Cha. Dito lang yan sa Batangas, no, bago kami dumaretso ng papuntang Tagaytay. Alright mga buddy, so yan, stop over muna kami dito sa Pares, si Yan. Ito, dito sa Batangas, Nasugbo, Batangas, no. So umikot kami, galing kami ng Cavite Tunnel, papunta rito sa Tagaytay, sa Batangas, Tagaytay, no. So ito yung nakita namin, kakainan namin dito sa si Yan Pares. May tapsihan din sila. So maraming pagkain na makikita rito. Pwede kayong order dito. 24 hours sila. So kung nataan kayo rito sa Nasugbo, Batangas ng gabi, ayan, pwede kayong pumunta rito sa Paresian at Tapsihan. Alright, so pakita ko sa inyo yung doob, pati yung mga menu nila. So ito yung Paresian, ayan. So 24 hours sila. Ito yung menu nila. Ayan, shoutout kay Kuya. Ayan, shoutout sa kanila, no? So 24 hours yung ano nila rito, yung kainan nila. Kung dadaan kayo rito sa Nasugbo, Batangas,
papuntang Tagaytay, madadaanan nyo to. Pares si yan at Tapsi Lugan. Ayan. Thank you, bro. Ayan, kuy Saray, oh. Jay Lagalag. And Winston. Ayan, mura-mura lang dito. Makikita nyo naman yung price, mga buddy. Ayan. So ito yung order natin, mga buddy, no. Pares. So pinipilper na ni Ate. Ayan, no. Sarap, oh. So dito na kami inabot ng hapunan, 10 PM dito sa Nasugbu, Batangas. So wala kaming nakitang makakainan tong kanina, kaya ito yung nakita nating 24 hours na pwede nating kainan. Kung dadaan kayo rito sa Nasugbu papuntang Tagaytay at nagugutom kayo, kain lang kayo dito sa Pares iyan at Tapsi Lugan. All right. Yan, may mga inihaw din sila. Ayan, no. May inihaw din sila kahit gabi na, no. May ihaw-ihaw pa sila. Ayan yung presyo. Alright, mga buddy. So, gear up na kami. JL Lagalag Motovlog, Cry Motovlog, kasi Winston, no. So, tapos na kami kumain dito sa Nasugbu, sa Paresian. Ayan, at Tapsi Lugan. So, salamat kila kuya, kila ate. Itindahan ni Cha. Ayan. So, pauwi na kami, no. Lalabas kami ng Tagaytay, mga buddy. Then, yun, dire-diretso na pauwi ng Cavite. Alright, so ito, nag-aayos na. Ang sarap ng Pares nila dito, ang sarap ng ano, ng pagkain nila dito, no. At the same time, 24 hours sila. Kung mapapadaan kayo rito sa Nasugbu Road na to, eh yan, may makakainan kayo na Paresan. Pares siyan at Tapsi Lugan. Malamig, malapit na kasi tayo sa Tagaytay, mga buddy, kaya malamig na yung panahon, no. Ayan, time check, 11:26 PM. So, ito yung night ride namin. Actually, second video na to, no. Yung first video natin, yan, yung unang in-upload natin, yung dumaan tayo sa Caybiang Tunnel, yung night ride natin sa Caybiang Tunnel. Then, second part na to, nung umikot tayo ng Batangas papuntang Tagaytay. Alright. So, first time namin ginawang mag night ride. Although madilim, dahil gabi nga, no, syempre. Talagang napaka-solid ng biyahe namin kasi napakasarap manakbo kapag kukunti yung sasakyan. Yun lang, hindi ko maire-recommend sa inyo na mag-solo ride kayo sa Caybiang Tunnel ng alanganing oras. Dahil nga mahirap na, baka masiraan kayo. Eh, talagang walang tutulong sa inyo ngayon doon kasi walang tao kayo makikita ron sa lugar. Alright? So ito, rolling na kami. Okay na? Thank you po! Thank you po! Ayan. So, ito na kami. Paalis na kami. Rolling na. Yun. Dire-diretso tayo, mga buddy, papunang Tagaytay. Then, dito tayo dadaan ngayon sa Nasugbu, Batangas. So, nag-hapunan kami doon sa Paresan, no? Hapunan na namin yon, kasi wala kaming nakita ng mga kainan doon sa Caybiang kanina. At dito sa mga dinadaanan natin papuntang Batangas, no? So, yun lang yung nadaanan natin, yung Paresian na open. So, doon tayo kumain, mga buddy. Alright? So, buksan muna natin yung visor. Kung medyo malakas yung wind noise, pasensya na dahil hindi ko lang makita yung kalsada at nagmamoist yung ating visor. Dahil medyo malamig na to kasi malapit na tayo sa Tagaytay. Ayan. Alright? So, tuloy-tuloy lang ang biyahe, mga buddy. So, yun. Ngayon, nandito na kami sa Tagaytay. Dito na tayo mag-outro, mga buddy, no? Pauwi na rin naman tayo. And pasensya na kung wala kayo masyadong nakita sa view natin. Talagang sinubukan lang din namin tatlo, JL Lagalag Motovlog, Ryan Motovlog, na mag night ride sa Caybiang Tunnel papunta rin sa Tagaytay, no? So sana kahit paano na enjoy nyo yung video na nilabas natin. At sana yung part 1 nga, yung ngayon sa Caybiang Tunnel night ride natin, and etong part 2 natin. Alright? Sa mga tumatangkilik at patuloy na sumusuporta sa mga video na ina-upload natin, maraming salamat sa inyo, mga buddy. Makakaasa kayo na tuloy-tuloy ang pag-upload natin, tuloy-tuloy ang paggagawa natin ng content, at mas lalo pa ating pagbubutihan. Alright? So kakaliwa tayo rito papuntang Amadeo, Cavite. Dire-diretso lang to, mga buddy. Ayan. So napaka-solid ng biyahe na to, mga buddy. Talagang masasabi ko na kahit na anong oras na, diba, nasa
biyahe pa kami tatlo, pero thumbs up, talagang napakasarap mag night ride. Yun lang, talagang hindi highly recommended na mag solo ride kayo sa Kaibiyang Tunnel kung hindi nyo kabisado at medyo alanganin kayo. Alright, so ulitin ko lang, salamat mga buddy, salamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatanggilig sa ating mga video. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga buddy, at ngayon ka lang napadpad dito sa ating video, no? Please don't forget to subscribe and click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa aking mga video na i-upload. And pa-share na rin ang mga video natin mga buddy. Alright, so hanggang sa muli mga buddy, mag-aalas 12 na ng umaga, dito ko na tatapusin ang ating video. Hanggang sa muli, always remember, ride safe, keep safe, and God bless. Peace.